with a team known as Pag-ibig. For them, Dota is just a game for fun, a game that binds their friendship, not knowing that something big awaits them. So yung Dota 1, parang yung team namin hindi na talaga seryoso. Parang kapag may tournament, bubuo lang kami. Kasi marami yung Pag-ibig, maraming kami magkakaibigan na players. Kung sino lang yung available, diba? Si Edgy, si Tajord, oh, daw tayo itong MBGN na to. Talagang wala kami yung team na buong lima talaga. So, kahit sino lang kaya yung minsan, nanalo, minsan, laging talo. Yun. Because of consecutive achievements and their talents, MSI, one of the biggest brands in the IT industry, sponsored Pag-ibig. This marked the birth of a professional team known as the MSI Evolution Gaming Team. Yung MSI naman, ang kasama ko lang doon talaga si Rio, tsaka si Bash, tapos Kimo, Ewe. Okay. Tapos yung parang biglang nagka-problema kami, umalis yung dalawa, Kimo, Ewe. Pinasok namin to, tsaka si... Si ba isa na? Si EJ. Ah, si EJ. Yan na, pakilala mo na ulit. Okay, pakilala natin. Si Rio ang gagamit ng Queen of Bane. Samantala, si EJ naman ang gagamit ng Leshrac. Bash. Si Bash ang gagamit ng Totem. At si Jardel ang gagamit ng Shadow Demon. At syempre, si Cast ang gagamit. With the start of their new journey, Cast and Chrissy had to adapt to the different cultures of Korea. So, iniisip ko kung magiging successful ba yung pagpunta ko sa iyo. Kung hindi, parang sayang lahat. Parang yung isang desisyon, pag nagkamali, lahat mawawala. Yung iniisip ko. Ako naman, kasi yung ganung chance, parang once in a lifetime yun. So, grab mo na lang. Bahala na kung ano mangyari. So far naman parang yung umpisa talaga ano kami. Parang wala nangyayari sa amin doon. Mga 6 months kami wala nangyayari sa amin. So tapos biglang naging okay. So sa ngayon naman okay naman yung paano wala nangyayari? Naglalaro kayo? Parang naglalaro lang kami pero wala kaming walang nangyayari sa amin. Wala napupunta sa amin, dami naiipon, ganun. Wala achievements na nakukuha. Ano yung sa buong experience nyo, no? Pati sa Dota 1 days nyo? Ano yung hardest saka pinakamasakit na experience nyo as a player? Siyempre yung mababash ka ng mga haters. Normal na yun. kaya kami, yun nga, yung halimbawa, talo kami. Pag talo, yun dyan yung mga haters. Pag panalo, tuwan-tuwa. So, ang payo na lang sa amin ng mga ano namin, mga kaibigan namin, huwag kami magbasa ng mga ano, mga comments na gano'n. In terms of practice, yung sa Korea talaga pinakamagandang mag-bootcamp para mag-practice kasi US-West pwede kang maglaro doon. So yung mga team sa US pwede namin makalaro. Yung EG naka-practice na namin dati. China server pwede rin. Dami kaming naka-practice na top team sa China. Tsaka sa C. Kahit di masyadong mababa yung ping, okay pa rin. Yung MVP meron silang bahay. So andun lahat ng teams nila. LOL, StarCraft, Dota 2. So, isang management na nagpapatakbo sa nila. Tapos, meron silang oras ng pagkain, practice, tapos mga stream, mga ganun. So, talagang discipline yung mga players lang. Pero yung sa amin naman kasi, wala kaming sponsors eh. So, ang ginagawa namin, kung wala kaming panalo, wala kaming pera. So, talagang hard work lang din talaga yung sa amin. Bawal yung pasaway. Kasi kung magpasaway ka, syempre, dama yung buong team. Wala kaming mapapala. Paano pag walang panalo ng pera? Di ba, parang, di ba monthly allowance yun? Kasi wala kaming sponsor. Kumbaga yung source of income namin, nakuha namin sa KDL. KDL o kaya sa ibang tournaments, ganun. Wala talaga kaming sponsor na allowance. Siguro yung pag wala kaming pera, ang malalapit na namin yung manager namin. Siya yung muna magpapautang sa amin kapag nakuha namin mga pera namin, saan namin siya babayaran, ganun. Anong natutunan nyo? Ano naman yung nadala nyo sa yung galing kayo ng Pinas? Ano yung nadala nyo na minintain nyo, kingip nyo na as a player? Ano yung na-experience nyo dito na
Tider na rin yung sa Korea? Akin yung disiplina talaga. Kasi bawal talaga pasaway kung gusto mo maging pro player. Mm. Kung dito sa Pilipinas, pasaway ka, yung pang lahat ng binibigay sa'yo opportunity, binabaliwala mo. Kung doon ka sa Korea, wala, walang mangyayari sa'yo kung ganun pa rin yung ugaling dadaling mo doon. Yung EOT, ano yun, parang ako, meron akong online, meron akong team na online na kami nakalaro, yung parang sila Heinrich, sila Echo, yung parang gangster team, yun, yung si Ben sa Pampanga. Tapos, yung EOT, parang nakalaro namin online. Tapos, parang, minessage ako nung nila, manager, sabi, tulungan ko daw sila na mag-improve yung ano nila, yung team nila, na makipag-scream daw kami sa kanila gabi-gabi, yun. So, pas, parang, sa laro namin, parang nagustuhan nila yung laro ko, inas nila ako na punta daw ako dun, sumali ako sa team nila. So, yun. Nilakad nila yung mga papers ko, tapos napunta ako rin. Yung time na dumating ako doon, talagang ang hirap kasi umpisa, yung unang-unang problema yung communication eh. Kasi sila, siyempre, Korean, tapos hirap din sila mag-English, tapos ako, Tagalog-English. So, hirap talaga pag yung in-game na, nahirapan kami mag-usap-usap. So, yung management, nag-decide na parang mag-step down muna isang player, tapos ito, nilapit si Jardel. So, yung kailangan sa mga Korean visa, parang certificate of employment. So, nilapit namin si Boss Eric. May kami ng gano'n na naging part kami ng TNC dati. So, tinulungan niya kami sa mga documents. Tapos, yung dumating na siya, after, naglaro kami ng parang isang season ng Korean NS, League, yung ano, NSL, Nexon Starters League, parang gano'n. Tapos, hindi pa rin sapat yung parang yun team. So, may umalis na naman na isa, tapos, yun, si Rio. Since walang ginagawa si Rio nun, pinasok ko si Rio. Tapos, yung time na yun, hindi pa rin okay. Parang, pangit pa rin ang performance namin. Si Jomong doon na nawala. Due to an unknown reason, Jomong, one of the players of EOT, disappeared. Until now, the team knows nothing what happened to him. This gave way to the entrance of Jo in the team. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin siya nagpaparamdam sa amin. Parang bigla siyang, hindi niya kami iniwan sa ere. So, yun yung time na, si Jo, hindi ko kaibigan yun. Talagang walang, hindi kami nag-uusap kahit anong, ano, chat, lahat. So, friend ko lang talaga siya sa Steam. So, sabi namin, oh, ito, si Jo, friend ko. Message natin. So, yun, message ko si Jo. Sabi naman niya, wala siyang ginagawa ngayon. Tapos, teamless din siya kasi parang matagal na siyang wala sa EG nun. Sabi niya, sige, tulungan ko kayo. Punta ako dyan. Pero wala kami pinangako sa kanya na sweldo, sponsor, ganun. Cast and Chrissy lived a not-so-easy life in Korea. They had to overcome a lot of trials and problems to continue their dream of becoming the best Dota players in the world. Siyempre, yung mga malayo sa pamilya. Tumigil akong mag-aral gano'n. Para sa career na to. Ikaw, Basti. Ganun din. Malayo sa family, sa mga mahal mo sa buhay. Tsaka, yun. Kapag nalulungkot ka, wala ka talagang matatakbuhan dun. Doon ka lang sa harap ng computer. With the rise of their names, came a lot of tasks needed to be fulfilled. Pyong, their fifth player and team manager, had to become a full-time manager to complete all the work needed to be done for the team. As the team captain, Cast had to find a player that would replace Pyong's position. This is where Ninja Boogie entered the team, the missing piece that will complete their team's long-time puzzle. Yun naman, di ba, rave kami. Tatlo kaming Pinoy, tapos si Jo, Canadian. Tapos yung manager namin, si Pyong, naglaro pa siya. Talagang si Pyong yung original member ng EOT. Simula pa lang. Pagdating ko, kampi ko siya doon. Kami ni Tony Radio din. Tapos, parang, siya rin yung, the same time, siya yung nag-handle, siya yung nag-ayos ng mga papers namin doon sa Korea. Siya yung nakipag-usap sa mga Nexon, Kespa. So, parang sabi niya,
nahihirapan siya na maging player tapos mag-handle ng mga ganun. So, nag-step down siya na manager. Tapos yun, yung time na yun, si Mike. Parang 1 month na siyang wala sa, ano, sa exec. So, kinunta ko siya, eh, sakto. Dati ko naman siyang naging kampi. So, sabi niya, sige, sali ako. So, ano ang aabangan namin sa Rave? Ano ba yung mga upcoming tournaments niya? MLG The Summit. Yung siguro yung dalawa yung mga gusto namin laruin ngayon yung MLG The Summit, yung Red Bull meron ngayon sa LA din yan yata. Tapos yung Star Ladder dineclaim na namin kasi nag-ayos kami ng visa ngayon eh. So hirap kami sa schedule. Tapos ngayon dapat yung game namin yung ESL yan pa isa. So mga 4 tournaments pa. Question lang, ano nangyari ng Major All-Stars? Yun yung time na yun bago yung Major All-Star, marami kaming ginagawa na. Si Jayo, nag-handle siya ng sponsors, gano'n. So ako naman, kausap ko yung mga ibang organizers sa mga LAN namin. Tapos sumabay pa yung nagka-migraine si Jayo, kaya talagang wala kaming practice. So, talagang wala kaming sinisisi sa sarili lang namin kasi hindi na kami nag-practice sa tournament na yun. Tsaka yung team din namin, parang nakabase sa mood nung lahat ng players. Eh. So, kung pangit yung mood nung isang player o nung team. Parang pangit na rin yung papakita namin sa buong tournament. Paano yung preparation sa ginagawa nyo ngayon for the upcoming tournaments? Sa ngayon, wala. Kasi nag-ayos kami visa, tatlo kami. Kaya umuwi kami dito ng Pilipinas. Ayos kami US visa. So, hopefully, nakuha namin yung US visa namin bago mag-April 4, ganun, 5. Pwede kami umuwi ng Korea para mag-practice mga 3 days. Tapos, punta kami US. Tingin nyo ba magkakaman din ang direct invite sa TI? Malaki yung chance kasi siyempre parang consistent kami. Tsaka kami lang ata yung team na hindi pa nagpapalit ng roster. So lastly, ano yung message nyo sa lahat ng Pinoy na naglalaro dito na either team o individual na ginagawa yung inspiration? Kasi ngayon, lalo na sa Pilipinas, kayo na yung pinaka malayo na talaga yung narating. So, baka pwede kayong magkaroon ng unique na message sa kanila para at least yun yung maging mindset nila. Yun yung, kasi dito sa Pilipinas, available yung sponsors, pero may mga team na, yun yung kaya nasabi mo, nababaling wala nila yung binibigay sa kanila. So, ano yung ma-advise mo sa mga Siguro, wala naman yan saan eh, sa lugar kung kami, nasa Korea kami, kayo nasa Pilipinas kayo. Nasa ano pa rin yan eh, nasa passion nyo sa game, kung paano nyo ito i-handle. So, ito siguro, attitude over skills siguro. Kasi, kung may skills ka nga, kung hindi ka naman ganun ka-discipline, so, mababaliwala yung ano mo, yung galing mo. Ako ang payo ko lang sa mga Dota players sa Pinas. Yung disiplina lang talaga. Tsaka isipin niyo yung mga sacrifices na ginagawa niyo. Tsaka kami kasi sa Korea, wala kaming sponsor. So kung wala kaming panalo, talagang wala kaming mapapala. Tsaka parang no win, no eat talaga. Tsaka yung ako tumigil sa pag-aaral para lang ma-perso tong career ko. Pero sana kayo, huwag mangyari sa inyo na tumigil kayo sa pag-aaral. Tsaka isipin nyo na rin yung goal nyo. Ako, gusto ko lang na mabigyan ng karangalan yung bansa natin. Hi, I'm Mark Cas Pilar, captain of Team Rave, and I'm living the dream. Hi, I'm Jardel Chrissy Mampusti of Team Rave, and I'm living the dream. We'll be right back.